i-share ko sa inyo ang aking ginisang pechay. Ang aking sahog ay giniling na manok. Yan, napakadali lang po at ito, napakabilis pong lutuin ang ating recipe ngayon. Magsasa lang ng tayo, magigisa lang tayo ng sibuyas. Sibuyas. Siyempre, makasawang bawang yan. Lalagyan natin siya ng giniling. Ayan. Itong giniling, hindi ko naman siya nilalagay lahat. Ang aking giniling na manok, tapos kung linisan, pinababad ko po siya, nilalagyan po siya ng konting liquid seasoning or toyo, so asin, pamintang durog, saka kalamansi. Ayan. Ganyan po ako pag gumagawa ako ng aking mga panahog. Tapos, pwede na lang siyang i-fresh. Tapos, lalabas na lang pag gagamitin na lang siya. Yan. Napakadali lang po ng ating recipe ngayon. Ito ay ginisang pechay lamang. Yan. Napakadali pong lutuin ng ating recipe. Lalagyan po siya ng konting carrots. Optional po yan. Pag wala, okay lang yan. Nilalagyan ko lang siya para mas masustansya at mas may kulay. Yan. At ang ating nilalagay na pampalasa, powdered garlic tsaka onion. Nalagyan natin siya ng konting paminta. Mas masarap pag patis. Kaso konti na lang yung patis ko, lagdagan lang ng asin. Hindi po nilalagyan po ng tubig kasi nagtutubig na po yan, lalo na yung gulay. Konting liquid seasoning. Lalagyan natin ating yung pechay. Napakadali lang po at napakabilis ang ating recipe. At napakasustansya po. Punong-puno ng fiber ang pechay. Yan, madali lang pong lutuin, madaling gawin at mura lang po yung ingredients niya. Haluin mo lang ng ganyan. Yan, pag nahalo ng ganyan, ihalo mo na yung mga sangkap niya. Takpan mo lang tapos lutuin na. Yan, napakabilis po. Balikan natin pag luto na. Tignan natin. Ayan, luto na. Yan, napakadali po. Napakadaling lutuin itong ating recipe. Napakamura po ng ating ingredients. Pechay, napakasustansya. Yan po ang ating ginisang pechay. Huwag mo akong kalimutang i-like, share, at i-subscribe ang aking mga niluluto. Paki-like po ako, paki-share, at paki-subscribe yan. Maraming salamat at God bless.